Welcome to my YouTube channel. So sa mga bago ngayon na nanonood, thank you for views my videos sa YouTube ko, dito sa YouTube channel ko. At saka ang video ito ay para sa mga taong may GERD, acid reflux, or may anxiety, kung paano lunasan, kasi laging experience ko din yon dati nung nagka-GERD ako. So ang video ito ay para sa iyo kung ikaw ay may GERD or acid reflux. So actually guys, no, marami talagang nagtatanong talaga sa akin na, "Kuya, paano kayo gumaling? Kuya, ano po yung ginagawa nyo? Ano yung mga vitamins? Ano yung mga nararamdaman nyo? Ano yung mga steps, mga pagkain, mga ganun?" Ang dami nagtatanong sa akin. Kaya ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko, ano yung vitamins ko, at bumalik pa ba yung GERD ko or kahit ano. So unahin na natin guys yung vitamins ko or experience na naman muna, kasi gusto ko talagang i-share sa inyo yung mga nararamdaman ko para makapanti naman kayo kung ano ba yung nararamdaman ko, or related din po ba sa inyo, or the same pa rin ba tayo ng mga nararamdaman. Okay, ang dami kong nararamdaman guys dati. Ang daming symptoms, paiba-iba, araw-araw paiba-iba, parang mamamatay ka na, akala mong katapusan mo na, kasi ang dami, hindi mo na nafe-feel yung gagaling pa ba ako, mag-okay pa ba ako, parang hindi ikaw, di ba? Yung parang hindi mo mafe-feel na, hindi naman ako ganito dati ah, masayahin naman akong tao, ganun. So guys, alam ko yon na naranasan nyo yon. So, yung mga nararamdaman ko talaga is sinasakal. Parang sinasakal ako dati guys. Hindi ako makahinga. Sobrang sakit ng chest ko. Yung medyo din yung sa likod, yung sa may batok, sa utak. Feel ko nga eh, parang may pumuputok sa utak ko dati. Sobrang sakit yung dito ko. At saka guys, yung likod ko ang sobrang sakit. Yung baba ng abdo ko ba yun? Abdominal? Parang ganun. Yung malapit sa stomach natin, sobrang sakit dati yan guys. Pero huwag kayong mabahala, kasi nga yung kapag related sa chan, acid yun. Like malapit sa stomach natin, acid yun guys. At saka, but hindi mo pwedeng masasabi na acid yun kung hindi ka magpapacheck up sa doktor. Kailangan mo kasi magpapacheck up para makampanti ka na sabi ng doktor, acid lang yan sir, ganun. So medyo kampanti kayo ko. So if may mafe-feel kayo sa chan nyo na hindi maganda, so related lang yun sa acid. Kaya huwag kayong mabahala guys. So ayun, hindi ako nakatulog for 2 weeks yata yun. Hindi ako nakatulog. Sobrang payat ko talaga guys. Pumayat ako ng husto. Grabe yung pagkapayat ko. As in 49 kilos na lang talaga ako nung time na yun. Tas akala ko kasi na parang yung sa Bisaya na nagabaan. Parang ganun yung kasi yung ano ba yun, hindi ko ma-explain ano yung sa Tagalog, yung parang ano ng pamilya mo, like may kapatid na yung papa mo, parang ganun yung basta hindi ko ma-explain guys ano yung tawag na yun, basta nagabaan sa amin, basta nagabaan, yes. At saka guys, ang dami kong symptoms, yung hindi ako makatulog, parang sinasakal, parang nagduduwal ako ng white na plema, yung mabula. Yes, naranasan ko yon. Tsaka pangangasim guys, so masakit yung ulo ko. At tsaka pangangalay, so hindi balance yung sarili ko, parang may vertigo yata ako. Pero wala naman, hindi ako nagpa-check up guys na may vertigo ako, kasi hindi, parang hindi yon related talaga sa acid yon. Ano pa ba? Basta yun guys, hindi makatulog, parang sinasakal, masakit ang dibdib, parang hindi ka makakaano, yung hindi ka makaka-inhale ng mabuti, parang ganun guys. Naranasan ko yun, dumating sa time na gusto ko nang umiyak kasi iba-iba yung mga symptoms ko eh. At saka guys, konting kain ko, sinusuka ko. Minsan nga, walang, kahit walang kain, sinusuka ko pa rin yung tubig sa loob ng tiyan ko. At saka guys, bloated, naranasan ko yun. Naranasan nyo po ba yung ano guys, yung konting lakad mo, napapagod ka na, akala mo may sakit ka na sa puso. So masakit din yung puso ko dati guys, akala ko
parang may problema na ako sa puso, pero hindi, sa acid daw talaga yun. At saka guys, yung anxiety talaga, grabe yung nagpapa-atake sa akin yung anxiety. Kasi nga, dumating sa point na akala ko mamamatay na ako, akala ko katapusan ko na, sobrang hirap talaga magka-acid reflux or GERD guys, kasi walang makakaintindi talaga sa atin kundi tayo lang. Kaya pagsikapan nyo yung sarili nyo na gagaling kayo, huwag kayong mahinaan ng loob na hindi kayo gagaling, kasi I'm your ano guys, mirror, na kung gumaling ako, gagaling din po kayo. So yun nga guys, ang dami ko pang mga symptoms. Kung may mga nasabi akong hindi ko nasabi dito, comment down below guys, kasi baka na-experience ko din yung mga naranasan nyo na hindi ko nasabi dito. At saka guys, okay, doon na tayo sa vitamins. Ano yung mga vitamins ko? Yung vitamins ko nga pala is yung una guys, nagpa-check up ako sa doktor, and then yung binigay sa akin is yung paracetamol na ang laki, kasi daw ano, pag sumasakit yung muscle daw, parang muscle pain, pero hindi ko tinitake guys kasi natatakot ako. At saka guys, yung omeprazole, good for 7 days. Yan, binigay yan sa akin ng doktor. Every morning po, yung omeprazole bago kumain, para daw pang pa-inhibitor ba yun? Exhibitor, parang ganun. Para masuppress daw yung acid sa tiyan natin. At saka guys, ano, binigyan din ako ng anong tawag yun, yung parang vitamins na may iron, yung stress tab. Opo, yung stress tab, sobrang dami nun eh, good for 15 days yata yon. At saka guys, binigay din sa akin na vitamins is yung B complex po, binigyan ako. At saka yung gabis ko na liquid, na try ko yun, sobrang halos wala namang effect guys. Bali one week medyo okay na, ay medyo feeling ko gumaan, pero hindi naman as in masyado talaga na as in straight 1 week na okay ako, kasi after kong minum ng meds ko, parang bumabalik, parang mas lumala yung sakit ko. After nun guys, hindi na ako nag-inom. So yun yung mga vitamins ko guys, yung Musigor, yun yung vitamins na pang patulog, yung para makatulog ka, yun. At saka yung B-complex, ginagamit ko din yun sa gabi bago ako matulog. At saka guys, yun, after that, yung Musigor talaga sobrang effective kasi nakakatulog po talaga ako. And then guys, doon na tayo sa mga herbal, kasi ang dami ko ding na-try na herbal. So unahin natin yung Paragis. Yes, I have a video na ina-upload na uminom ako ng Paragis tea. Kasi yung Paragis guys, nag-research ako kasi nakita ko din eh na yung Paragis is good for acid reflux or GERD. So nag-try ako, I think 2 weeks ako nag-straight uminom, umaga, tanghali at saka gabi. Pero I think mabagal yung process eh, mabagal. So yun, sa tingin ko guys, medyo hindi siya talab. And then the next one is Bayabas. Uminom ako ng Bayabas, mga 2 days lang yata yun, parang hindi din talab sa akin guys. The next one, uminom na naman ako ng Malunggay Shake. Yung Malunggay Shake medyo ano talaga guys, medyo may effect talaga sa akin, pero hindi ko tinuloy-tuloy kasi feel ko mas ano eh, parang may nabasa din ako sa Google na medyo kapag sumobra yung inom mo is parang magkaka-acid ka ulit. Yun, natakot ako guys, so hindi ko na tinuloy. Then ayun, warm water is very effective talaga, warm water every morning, yun yung nagpapagaling talaga sa akin guys, yung warm water. Subok at nasubukan ko na talaga. At saka ang dami talagang mga YouTuber na nagkaroon ng acid reflux or GERD na nakasubukan yung warm water talaga, effective talaga yun sa akin, kaya itry nyo po yung warm water. And then guys, ano pa ba yung mga herbal na nainom ko? Yung parang yun lang guys, yun lahat yun. Yung alugbati nga pala, na try ko yung alugbati, medyo effective naman. Pero sa tingin ko guys, isa din yung alugbati at saka yung mga malapot na gulay ang nakakatulong talaga sa akin. Yung mga saluyot, kangkong, na try ko yun, yung kangkong effective naman talaga guys. Actually no, yung pagkain ko, dito tayo sa pagkain. Yung pagkain ko talaga guys is sobrang
walang lasa that time. 2 months ako nag-suffer ng GERD eh. Walang lasa as in sobrang zero taste talaga. Walang asin, walang bitchin, yun ganun guys. Yun, sobrang, ayun, sabi ng lola ko dati na, sabi niya nga, parang ano ka ba, parang ganun, ano nangyari sa'yo, parang ganun. Parang hindi ka na normal, sabi ko, hindi talaga ako normal ma. Sabi ko, kasi mama yung tawag ko eh. At saka walang nakakaintindi hindi sa atin guys. So parang nakaka-stress, pakaka-depress kasi yung hindi ka pa gumaling, wala ka pang nakakaintindi sa'yo. So ayun nyo guys, tinibayan ko yung loob ko na gagaling ako. So ayun, gumaling talaga ako guys. And then, yun nga. So yung pagkain na naman tayo, ano yung mga gulay or mga pagkain na pwede sa my GERD. Yan guys, dun na naman tayo. Actually, yung mga vita, yung mga ano po, yung mga gulay ko is yung kalabasa, okra, yung mga malapot guys, pwede sa atin yun. Yung kangkong, alugbate, basta mga magulay guys, yung mga green leafy vegetable, pwede sa atin yun. Basta mga green leafy vegetable, pwede lahat yun guys. And then, konting kanin lang guys, kung ikaw ay nag-suffered pa ngayon ng acid reflux, tiis muna kayo, tiis lang. Kasi gagaling talaga kayo guys, kung maniniwala kayo na gagaling kayo. At saka guys, yun nga, konting kanin muna, at saka bawal uminom ng kape, gatas, at saka bawal yung mga tea, drinks. Pero sa totoo ngayon guys, uminom na talaga ako ng lahat, as in lahat. Nainom ko na lahat, yung soft drinks, yung mga sodas guys, kahit anong mga soda. At saka nainom ko na yung beer, kahit anong klaseng alcoholic beverages, nainom ko na talaga. So sa awa ng Diyos, so hindi na siya sumumpong, hindi na ako sinumpong guys. At saka guys, yung melty, mahilig na ako sa melty ngayon, pero in moderation lang, kasi baka mabalik Diyos ko. Ang hirap magka, you know, ang hirap talaga magka-guard guys. Yun nga, yung mga biscuit ko pala, yung biscuit ko is Skyplex ako always, tsaka Fita. Sobrang payat ko talaga dati guys, kasi konti lang yung kinakain ko. Akala nila may sakit na ako, ganito, ganyan. Pero nasa sa atin lang yun guys eh, nasa atin yung kagalingan para gumaling tayo. So yun nga guys, tiis muna. At tsaka yung coffee ko that time is, nagtry ako ng ano guys, ng coffee, rice coffee, kasi effective yun siya. But may nakita ako yung rice coffee is hindi talaga siya pwede kapag hindi siya naka yung parang nasa ano machine, dapat naka machine yung kapag mag-cook ka ng coffee, parang ganun nga. So yung rice coffee yung coffee ko dati, at saka warm water ako always, yun nga. Warm water at saka matulog ng umaga. Tsaka kapag matulog ka, kailangan naka-elevate yung higaan mo para hindi umakyat si acid sa lalamunan mo. At saka guys, yung natry ko na yung Globus sensation dati, yung parang may bara sa lalamunan. Natry nyo po ba yun? Sobrang hirap guys, yung bara sa lalamunan. At saka yun nga lang. Yun nga, yun lahat yung mga na-experience ko. I hope na marami kayong natutunan sa video kong ito. At saka kung may mga nasabi ako na hindi ko pa nasabi, just comment down below. At saka yun nga pala guys, sorry po talaga. Ay yung vitamins ko din, na-try ko yung 24 alkaline C. Marami kasi nagtatanong sa akin yun, yung 24 alkaline C. So yun nga guys, nag-take ako ng 24 alkaline C. So effective naman siya. At saka yun nga, so I think nasabi ko na lahat. If may mga nasabi ako na hindi ko pa nasabi, just comment down below guys. Kasi I'm willing to reply or to respond your comment in my comment section. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa mga nanonood sa video ko ito. Don't skip the ads guys para magkapera naman tayo. Skirt! Char lang. Kaya guys, tumaba na talaga ako guys. At saka nag-upload ako ng video ko dito na paano ko tumaba sa anong vitamins yung ginagamit ko. Nandun na yon yung Maxi Cup. Thank you so much guys. Have a good day. At saka ingat kayong lahat. Bye-bye!